Saudara ako na po tayo ngayon sa mga kapahayagan. Sa unang kapahayagan, sa panalangin papuri, Ninang Linda, Ninang Goning, Ninang Linda, at sa interpretasyon, Ninang Puri. Bawat isa na tinawag ng Diyos sa hapong ito ay ibahagi ninyo ang kapayapaan sa isa't isa. Salamat sa aking mga lingkod. Aking mga lingkod na pinagpala ng Diyos. Tuloy nga ng aking mga lingkod ay pinagpala ng Diyos. Sapagkat kayo lahat na naparito sa araw na ito ay punong-puno ng pag-ibig at kagalakan. Punong-puno ng kapayapaan ang inyong mga isip at kalooban. Iyan ang nararapat na taglayin ng isang lingkod ng Diyos. Nagpapatunay na ang mga lingkod na nagtataglay ng mga ganitong bunga ng Espiritu Santo ay nasa kanila ang paghahari ng Diyos. Ako ang inyong Panginoong Espiritu Santo na nagwiwika sa oras na ito. Ako ay sumasa inyo at ako'y nananahan sa inyong mga puso. Naway manatili sa inyong mga puso ang paghahari ng Diyos. At naway ang isang lingkod ng Diyos na kanyang pinaghaharian ay mapuno ng pag-ibig at kapayapaan at kagalakan ang kanyang buhay. Nagpapatunay na ang mga lingkod na nagtataglay ng mga bunga ng Espiritu Santo ay siyang pinaghaharian ng Diyos. Naway manatili sa inyong mga puso ang paghahari ng Diyos. At ang sinumang pinaghaharian ng Diyos kailanman ay hindi maaaring madaig ng tukso, kailanman ay hindi maaaring madaig ng anumang bagay na magiging dahilan upang mahulog sa pagkakasala. Kaya't panatilihin ninyo, aking mga anak, ang paghahari ng Diyos sa inyong mga buhay. At ang bawat lingkod ng Diyos na pinaghaharian ng Diyos, naway makita sa inyo ang katatagan at tibay ng loob na sa lahat ng pagsubok na kanyang pagdadaanan o nararanasan sa kanyang buhay,
ito ay baliwala lamang sa kanya. Sapagkat batid niya na nasa kanya ang paghahari ng Diyos. At kailanman ay hindi siya pababayaan ng Diyos. Sapagkat ang pangako ng Diyos sa bawat lingkod niya na sa lahat ng pagsubok ng kanyang pagdadaanan sa kanyang buhay at kanyang nararanasan sa kanyang buhay, kailanman ay hindi siya iniiwan ng Diyos. Iyan ang dapat ninyong pakatandaan, aking mga anak. Sapagkat kung nasa inyo ang paghahari ng Diyos, kailanman ang kanyang mga lingkod ay hindi paghaharian ng anumang takot, ng anumang pagkabalisa, o anumang pagkabagabag sa kanyang buhay. Sapagkat nababatid ng isang lingkod na nasa kanya ang paghahari ng Diyos. Kailanman ang Diyos ay hindi niya pinabayaan ang kanyang mga lingkod. Sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako na sa lahat ng pagsubok, anumang laban ang inyong pagdadaanan, kailanman ang Diyos ay hindi kayo iniiwan. Kaya't manalig kayo, aking mga anak, at magtiwala sa Diyos. Ipagpatuloy lamang ninyo, aking mga anak, ang inyong laban. Ibig kong sabihin, aking mga anak, kayo ay mga lingkod ng Diyos. Na ang mga lingkod ng Diyos, ibig sabihin kayo ay mga kawal ng Diyos na kailanman ay hindi pagkaharian ng anumang takot sa kanyang buhay. Ipakita ninyo sa inyong mga buhay bilang kayo ay mga alagad ng Diyos, ay taglay ninyo ang tapang na mula sa Diyos. Taglay ninyo ang katatagan at tibay ng loob na kailanman ay hindi kayo sumusuko sa anumang laban. Ganyan ang mga anak ng Diyos. Ganyan ang mga lingkod ng Diyos. Ganyan ang mga alagad ng Diyos. Taglay niya ang tapang na mula sa Diyos. Sapagkat ang kanyang ipinaglalaban ay ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Manalig kayo sa Diyos, aking mga anak, at kayo ay manampalataya sa Kanya. Sapagkat kailanman ang Diyos ay laging tapat ang kanyang pangako. Ang kanyang pangako kailanman ay hindi ito nasisira. Ang kanyang pangako kailanman ito hindi niya nililibot. Sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga alagad. Tapat sa kanyang mga lingkod na patuloy na sumusunod sa kanyang kalooban. Ang kanyang mga alagad na patuloy na gumagawa ng mga bagay na kinalulugod ng kanyang Panginoon. Kaya't ang bawat lingkod ng Diyos na tinawag sa ubasan na ito ay nararapat lamang na ipakita ang kanyang tapang. Ang kanyang tapang bilang alagad ng Diyos na kailanman ay hindi siya maaaring sumuko, na kailanman ay hindi siya maaaring maduwag, na kailanman ay hindi siya maaaring huminto bilang lingkod ng Diyos, dahil kayo ay mga alagad ng Diyos. Kayo nga ay tinawag ng Diyos na kanyang mga alagad. Kayo ay humahayo
at saang lugar man kayo dalhin ng Diyos, ay masukay, malugod kayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. At ang bawat lingkod na sumusunod sa kalooban ng Diyos ay nararapat lamang na taglay niya ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat kung wala sa iyo, kung hindi mo taglay ang pag-ibig ng Diyos, ay hindi mo magagawa ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi mo magagawa nagampanan ang iyong tungkulin kung wala kang pag-ibig na nangingibabaw sa iyong buhay. Kaya't naway aking mga anak, panatilihin ninyo ang pag-ibig ng Diyos na nasa inyong mga puso, sapagkat iyan ang matibay na sandata ninyo upang magawa ninyo ang lahat ng bagay bilang kayo ay mga alagad ng Diyos. Ako ang inyong Panginoong Espiritu Santo, ang Espiritu ng katotohanan. Ako ay laging nagsasabi sa inyo ng katotohanan. At nararapat lamang na ang bawat lingkod ng Diyos, na ang bawat alagad ng Diyos na kanyang pinagkatiwalaan, ay nararapat lamang na maging makatotoo kayo sa lahat ng bagay. Maging makatotohanan kayo sa lahat ng bagay, sa salita at sa gawa. Ipakita ninyo na kayo ay mga tunay na anak ng Diyos. Ipakita ninyo sa inyong mga gawa na kayo nga ay mga tunay na alagad ng Diyos. Maraming salamat sa aking mga lingkod na naparito sa hapon na ito. Maraming salamat sapagkat patuloy kayong nagsasakripisyo at patuloy ninyong iniaalay ang inyong mga buhay, ang inyong mga oras at panahon para sa Diyos. Naway ang lahat ng iyan, aking mga anak, ay ibalik sa inyo ng Diyos ang pagpapalang siksikligi at kumaapaw. Aking mga anak, huwag kayong mag-alala, aking mga anak, sa inyong pagsasakripisyo, sa inyong pagpapagal para sa Diyos, ay kakampi ninyo ang pangako ng Diyos. Ang kanyang pangako sa ubasan na ito, ang pagpapalang pangako ng Diyos sa kawan na ito, ito ay inyo nang makakamtan sa inyong mga buhay. Ipanalangin ninyo, aking mga anak, na naway walang hadlang o walang sagabal upang ang pagpapalang ito ay dadaloy na sa inyong mga buhay. Maraming salamat sa aking mga anak na pumarito sa tahanan na ito. Maraming salamat sapagkat kailanman ay hindi ninyo nililimot ang pakikipagtipan sa Diyos. Sapagkat napapatid ninyo na kayo ay mayroong tungkulin o mayroong kayong obligasyon sa Diyos na inyong sinumpaang pangako. Salamat sa inyo, aking mga anak. Maraming salamat at sumainyo ang grasya ng Diyos. Sumainyo ang pagpapala ng Diyos at sumainyo ang pag-ibig ng Diyos, aking mga anak. Salamat.